Hinigayat na international lawyer na si Attorney Arnedo Valera ang sambayan ng Pilipino na kundinahin ang ginagawang pagsupil ng Marcos administration sa karapatan ng taong bayan sa malayang pananalita at pagtitipon. Kasunod ito na muling panggigipit sa Maisog rally na nakatakdang gawin sa Dumaguete City sa Mayo 7. Matatandaan na una nang ginipit ang Maisog Peace Rally na idadaos sana sa Bustos, Bulacan noong Abril. Ayon kay Attorney Valera, authoritarian at dictatorial ruling ang ginagawang pagpapatahimik ng kasalukuyang administrasyon sa mamamayan. Dapat ang buong sambayanan talagang ikundina itong ganitong sitwasyon na hindi ito tendencies ng isang demokratikong bansa for the people and by the people. Hindi. Authoritarian ruling ito. Mm-hmm. Dictatorial ruling ito. Dahil yung saligang batas natin ay binabaliwala. Lalong-lalo na kung ang mga tinutukoy na mga nagpro-protest ay nag-express ng legitimate dissent na pagtutol sa mga pulisiya ng Marcos administration sa isang mapayapang paraan. Muli namang ipinaaalala ni Valera na ang karapatan sa malayang pananalita at pagtitipon ay hindi pribilehiyo na ibinigay ng anumang otoridad kundi likas na karapatan ng taong bayan na nakasaad sa saligang batas. Nakatitiyak si Attorney Valera na magkakaroon ng chilling effect ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ang mamamayan ay titindig at hindi yan magpapadala sa takot. Bagkos ay lalong yan iikting at lalong matitipon ang tinig ng sambayanan, no? Kaya itong ginagawa nila ngayon magkakaroon yan ng chilling effect at babaliktad yan dahil lalong dadami at tuloy-tuloy ang pagkilos laban sa Marcos administration. Binigyan din na international lawyer na hindi pwedeng pabayaan na paulit-ulit na hadlangan ang malayang pananalita at pagtitipon dahil ito ay sumasalamin ng madilim na demokrasya sa bansa. Paggamit ng political na kapangyarihan ng local officials na may basbas ang Malacañan upang supilin ang lehitimong disensyo ng oposisyon, mm-hmm, ay talagang ito ay hindi po ito tatak ng isang lipunang demokratiko kundi isang tatak ng isang diktatorial na rehime. Kung maaalala, una ring sinabi ni dating Pangulong Duterte na maaaring makaharap sa kaso ang mga lokal na pamahalaan na hindi magbibigay ng pahintulot na magsagawa ng rally. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, SMNI News. Father Tison,